Hello guys, Arlan here. So, merong tulo yung aking ito, papalitan natin. Puro kalawang nga eh. So, dyan ang gagaling yung ating coolant leak. So, papuntang oil cooler. So, yan. So, tanggalin natin yung gulong. Tinanggal ko. Tapos, ayan, papalitan natin siya. So, dalawang bolt lang to. Isang number 12 yan. Ito, turo ko sa inyo. So, ito, number 12 to. Yan. Tapos yan, number 12. Dan yan, gagamitan natin ng socket. Tapos, ito, tatanggalin natin. Yan, tapos doon sa dulo. Yan ang, ano. Kita nyo, yan. So, yan lang. So, yan eh, guys. Na-loose ko na yung bolt na yan, no? Yung dalawa. So, eto. Na-loose ko na yan. Tsaka to. Yung tatanggalin natin. Tapos, yung clamp na yan. Spring clamp. Tapos, kailangan yun ng balde. Kasi para yan dito sa ano, wala akong place na malaki. Hey guys, natanggalin natin yung dulo na yan, oh. So kailangan may ano kayo dyan. Ayan. Tapos ayun naman yung isang, yung isa ano naman yung tatanggalin natin. So yun guys, natanggal na natin. Ayan, hindi ko na mapakita. Wala akong stand eh. So ayan na yun yung broken. Papalitan na natin. So ito yung luma rin na yung papalit ko. Pero maayos pa siya. Ayan. $3.99 lang yan. $100 yan eh pag binili mo. Guys, naikabit na natin yung bago, no. Used din yung ginamit natin. Used na coil cooler line. Yan yung ating ano, use din siya. Ayun guys, naibalik na natin yung ating oil cooler tube na use, na i-install na natin dun sa sakyan, no. Ang gagawin natin is top up natin yung ating water coolant, no. So nilagyan ko sa reservoir, tapos yung radiator nilagyan, tinapapan ko rin. Tapos ang gagawin natin is paandarin and i-rev natin yung ating RPM to 2000. Habang umaandar, i-on natin yung ating heater, okay? Kasi pag winter time, hanggang sa lumabas yung init ng heater, no? So kasi pag winter time, wala tayong heater pag hindi natin ginawa yon, okay? So yun lang guys, and bye for now. Please subscribe and follow my page. Bye for now.